Cheers. Kain po. So eto brother, ready na to. Yo. Isang napakagandang araw mga kabrother. Yun, isang napakagandang araw mga kabrother. Naka-apron tayo ngayon. Oo. Chef na chef ang dating mo brother. Yes, sayang naman yung binabayad nating tuition sa school kung hindi natin gagamitin yung pagiging culinary student. Yan. Shoutout sa mga classmate ko dyan. Uy, maulan ngayon ha. Tatlong araw mga kabrother, di kami nakakapag-upload dahil nga masama yung panahon. Dahil yan kay ano, kay Bagyong Paeng. Grabe no? Oo. So, yun yung dahilan kaya hindi kami nakapag-announce ng winner pero mamaya i-announce natin. Yan, maraming brother natin ang naghihintay dahil dyan, brother. So, halos kaagising ko lang din, pero dahil nga gusto namin ma-i-announce na, naisipan namin magluto ngayon, pero ang lulutuin natin ngayon, sakto-sakto din naman to sa panahon, pero hindi yan bulalo. Hindi bulalo, brother. Ano yan? Susubukan natin gawing beef chunks with peppercorn sauce. Parang chef na yung dating mo, brother. Ibang klase na yung mga wordings mo. Ano lang yan, mga basic lang naman yan. So yan, meron na tayo ditong pinapainit na lutuan. Tapos maglalagay lang tayo dyan ng vegetable oil, mga kabrother. Yan, okay na yan. So ang gagawin lang naman natin dito, mga kabrother, is isi-seared muna natin yung mga beef chunks natin. Ito, kasi, gaganda. Plano ko dyan, brother, plano kong gumawa ng brown sauce kasi yun yung gagamitin natin, or brown stock kasi yun yung gagamitin natin sa ating peppercorn sauce. Yan ba yung napag-aralan mo sa ano, culinary brother? Siyempre. At least na-apply na natin dito. Oh, yun yung maganda dun eh, na-apply natin sa vlog. So, sear muna natin yan. Ito lang natin dyan mga kabrother is, alam mo yun, yung parang medyo matusta lang yung side niya. Kasi hindi magbibigay ng browning sa sauce natin. Yun. So yan, okay na yan mga kabrother. So i-set aside muna natin yan. So isalang pa natin yung ibang beef chunks natin. Yan. Next natin is magigisa na tayo. Yung pinaglutuan natin, andyan lahat ng flavor. Yan. Kaya dito tayo magigisa. So eto, unahin natin yung sibuyas. Eto, brother ha. Nasagot na yung tanong ng nating mga kabrother ng namin, ng chef namin, nagtuturo sa amin. Una daw talaga yung sibuyas. Kasi madaling masunog yung bawang. Pero depende yan sa reason eh. Oo. Kasi lalo na dito sa Pilipinas, tayo mahilig tayo sa toasted na bawang. So kaya mas inuuna natin yung bawang. I see. Lagi nakadepende yan. Lagi nakadepende. So yan. Okay na yan. Maglalagay na tayo ng bawang. Yan. Kumbaga, brother, kung gusto mo ng toasted garlic, iyon na mo yung bawang. Nasa'yo na, pero technically talagang una yung sibuyas. I see. Yan, okay na yan mga kabrother. Maglalagay din tayo ng tomato paste. Mga 2 kutsara. Yan. Eto, trivia lang ha. Natutunan ko rin to. Yan. Yung tomato paste, basically maasim yan. Pero para gusto nyo ng ano siya, yung hindi siya maasim kapag hinalo nyo sa dish nyo, kailangan lutuin para mawala yung acidity niya. So yun pala yun brother. So, para mabawasan yung pagkaasim niya, kumbaga lutuin muna. Lutuin muna, kailangan talaga yung tomato paste nyo luluto. Ang dami mo natutunan sa culinary brother ha. Ang good thing niya brother is marami rin natutunan yung mga kabrother natin. Nasi-share mo din. Kaya hindi pa nakasubscribe mga kabrother natin, subscribe na. Nayaan lang natin yan. Yan, okay na yan mga kabrother. Ang next natin is ilalagay natin ulit yung mga beef chunks natin. So hindi natin mahalo to kasi malalaki yung mga beef chunks. Pero maglalagay na tayo ng tubig.
Sabay na rin natin yung ating mga aromatics, yan. Celery, and then carrots. Carrots. Yeah. Para sa shell. So ayan, pakuluan natin yan. So isi-simmer natin siya. So hindi natin siya bibiglain. So mas masarap yung brown stock natin kung masimmer. Natanggal yung bone marrow, brother. Uy, sayang yan, brother. Yan, oh. Hindi yan sayang. Kasi makakain na. So, eh, sabagay, brother. Dadagdag sa lasa ng sabaw yan. So pakuluan muna natin yan, mga ka-brother. So habang pinapakuluan natin yan, mga ka-brother, gawin na natin or isoak muna natin yung mga black pepper natin. Dapat meron tong white peppercorn and green peppercorn, kaso nga ito lang available sa atin, so black peppercorn muna. Tapos maglalagay tayo ng brandy. Uy, kala ko magsishot tayo, brother. Lalagay pala dyan. Ganyan, so dapat 24 hours natin ibababa dyan, pero dahil kulang tayo sa oras, tingin ko okay na yan hanggang sa hintayin na lang natin maluto yung ating brown stock. Anong purpose nito, brother, ba't binababad sa brandy? Para ano lang siya, para lumambot. Ah. Sa mga ka-brother, ha, may mga natututulan kayo ngayon. Partida, 2 days ka pa lang yan, brother. Ang dami mo lang nalala, natuturo. Ewan ko, hindi. Siguro naman, hindi naman bawal ituro to, no? Oo. Diba? Pero, sige, okay na yan. So, ayaan muna natin yan at hintayin muna natin kumulo yung ating or palambutin yung ating beef shanks. So ayan, luto sa agad, mga ka-brother. So actually, ang nangyari dito, mga ka-brother, explain lang namin. Kwento mo na lang, brother. Kwento na lang natin. Habang pinapakuluan natin kanina, nag-shoot kami hanggang sa matapos siya. So ang nangyari, nung pagka-review namin ng mga video, wala palang audio. So kwento ko na lang. Kwento mo na lang, sige, brother. Ayan, so pinakuluan natin niya, mga ka-brother, ng nasa isang oras at kalahati. At pagtanggal natin dyan, hiniwalay lang natin niya, mga ka-brother, syempre. At pagkatapos niya, dahil ang gusto nga namin ni brother is yung parang may konting crust. At syempre, wala pang lasa yung ating beef shank kasi di pa natin nilagyan ng seasoning yan. So nag-decide kami ni brother na iluto sa butter, ayan, naglagay kami ng olive oil, tapos butter, sinabayan na rin namin ng bawang, thyme, rosemary, tapos naglagay tayo ng rosemary, hanggang sa, yan, naglagay rin tayo ng salt and pepper, at tinostos ko pa yan, ayan, kung mapapansin nyo. Effort na effort ka pa dyan, brother. Wala pa lang audio yung video natin, hanggang sa naluto siya, mga ka-brother, hinango lang natin, at pagkatapos nun is, sinunod na natin yung ating pepper sauce. So pepper sauce natin, mga ka-brother, naglagay tayo ng, ayan, so vegetable oil, tapos naglagay tayo ng onion or shallot, and then naglagay tayo ng bawang. So hinayaan lang natin yan, at nung okay na, nilagay na natin yung ating paminta na sinook sa brandy. So ayan, pinapakita ko pa dyan yan, mga ka-brother. Umaapoy pa yan. Ayan, nilagay natin at umapoy pa nga. Ayan, you know? Feeling chef talaga, mga ka-brother. Ang ganda pa naman. Kaso walang audio, pero okay lang yan. Tinuloy-tuloy lang natin. So ang plano natin kasi dyan is isimmer natin siya hanggang sa almost dry, almost matuyo. At nung okay na, mga ka-brother, naglagay na tayo ng broth na pinagkukakuluan ng ating bone marrow. Ayan. So syempre, lalagyan din natin yan ng gatas. Maglalagay pa tayo ng rosemary, ayan. Tapos lagyan natin ng salt para may lasa rin. Salt to taste lang yan, mga ka-brother. At pagkatapos nyan is, naglagay na tayo ng slurry. Sa paglalagay ng slurry, mga ka-brother, dahan-dahan lang kasi nga madaling lumapot yan. So dahan-dahan nyo lang yan hanggang sa pakuluan nyo siya or simmer nyo siya ng sobrang hinang apoy for almost 20 minutes. As in, mahinang-mahina. At nung malapot na, ayan. So binuhos pa namin yan. Ayan yung pagbuhos natin, mga ka-brother. So takam na takam kami dyan. So eto na. At eto na nga ating product. Yan, ang abang kwento ng brother. Mabablog, plano namin ni brother. Hayaan na. Gawin na lang ulit. Pero sayang kasi. Ayun, no? So alam mo na yung kasunod ito, brother. Mukbangan na tayo, mga ka-brother. Pero bago yan, brother, weigh-in muna tayo. Ay, sige. Weigh-in muna tayo para magkita ng mga ka-brother, syempre. Bago tayo magmukbang, mga ka-brother, may gusto lang kaming ipakilala sa inyo na laro na pwede kayong kumita kahit nasa bahay lang kayo. Bagong-bago to, sobrang ganda ng app na to. Ito ang Aurora Game. Siyempre, hindi kami papayag na wala kayong makuha sa promotion na to. Once na nag-sign up kayo, automatic magkakaroon kayo ng 6 coin na pwede nyo nang gamitin sa loob ng laro. So, i-click nyo lang yung link. Ayan, ilalagay ko yan sa comment section pati sa description, mga ka-brother. Once na na-click nyo yan, na-download nyo na, ganito lang gagawin nyo. Ipapakita ko sa inyo, mga ka-brother. Pag na-install nyo na, mga ka-brother, i-click nyo lang yung register. Tapos ilalagay nyo lang yung phone number, password na gusto nyo, verification code na magsisend sa phone number nyo, at i-confirm nyo lang yan, mga ka-brother.
At pag naka-register na kayo mga kabrother, kung mapapansin nyo, meron kayo agad 6 coin na pwede nyo nang gamitin sa loob ng laro. Sobrang daming laro dyan mga kabrother. Meron dyan Dragon Tiger, Color Game, Animal World, 88 Fortune Slot, Luxury Fruit Connection, Egypt Treasure Slot, Wonderland Forest Slot, at Poker War. So sobrang dali lang naman itong laruin mga kabrother. At dahil paborito nga natin ang Color Game, subukan natin ito mga kabrother. Ayan, subukan natin tumaya at least 3 piso dito sa red. Subukan lang natin yan. Sana manalo mga kabrother. Yun, panalo tayo ng 2 pesos and 85 cents. Kung makikita nyo mga kabrother, sobrang dali lang. Ang good news dito, kapag naparami nyo na yung 6 coin na yan mga kabrother, pwede nyo na siyang i-withdraw. So i-click nyo lang yung withdraw sa baba, ayan. So dyan sa withdraw, kailangan nyo lang i-bind yung GCash account nyo. Siyempre ilalagay nyo yung GCash account, magsisend ng one time pin, at ilalagay nyo lang yung amount na gusto nyo i-withdraw. At kung gusto nyo naman mag-cash in, click nyo lang yung wallet mga kabrother. Ayan, pwede kayong mamili, may 100, 200, 500, kayo nang bahala, let's say 100 yung pinili nyo. So ang gagawin nyo lang, i-bind nyo lang din yung GCash account nyo. So ilagay nyo yung phone number, and then mag-send siya ng one time pin. Ganun lang siya kadaling mag-cash in mga kabrother. Kaya subukan nyo to, maraming larong pwedeng pagpilian, sobrang ganda, pwede kayong kumita kahit nasa bahay lang kayo. Ganun lang siya kadali, kaya subukan nyo to, Aurora Game, pwede kayong kumita kahit nasa bahay lang kayo. Pero kami ni brother, kanina pa kami gutom, so mukbangan na tayo mga kabrother. Eto na mga kabrother, okay yan. Na ating pepper sauce with beef chunks. Yan, grabe. Kala namin ni brother talaga, hindi na matutuloy yung vlog na to. Ang dami nangyari. Sandali, double check ko ha. Ayun, gumagana yung audio natin. Ang nangyari kasi mga kabrother, kasi nagliliga nga dito, pinalitan namin yung boya mic ng mga ganito. Ganito tapos nakapatay pala yung receiver. Oo, pero kaya lahat ng mga sinabi namin, walang audio mga kabrother. Pero tuloy na natin to mga kabrother. So bago tayo mag-start, pray muna tayo. Thank you Lord sa napakasarap na pagkain na to. Lord bless this food, Lord, in Jesus name pray. Amen. Lord. So yan, ginabi kami. Ayan, gutom na rin ako. Kunin ko na to, brother. You know? Uy, grabe naman yan, no? Parang gusto kong kamayin eh. Kahit ako, brother. Kamayin na lang. Cheers tayo, brother. Ayan, no? May bone marrow pa yan. Cheers. Kain po. Kanin. Kanin agad. Para kang kumain sa restaurant. Yung lahat ng spices at pampalasa matitikman mo sa isang restaurant mga kabrother, andito, napakasarap. Pwede na ba ako mag-chef? Pwede na din pa nga tinanggal yung apron mo eh. Sarap ng sauce. Kutsara. Kunin ko yung bone marrow. Naisip ko din yan, brother, actually. Ayan, no? Ipapatong ko sa taas. No? Heto, mga ka-brother. You know? Bone marrow. Beef with bone marrow. Kain po. Sobrang creamy. Creamy na beefy. Nakakilabot yung brother. Sarap. Tsaka yung sauce niya, saktong-sakto, tamang-tama yung sinabi mong pepper sauce, brother, kasi napaka peppery niya. Creamy, buttery na peppery mga kabrad, napakasarap. Ilang araw kami nawala kasi nga mga kabrader, yung ulan, sobrang lakas, so hindi kami makapag prepare kami araw-araw, pero hindi natutuloy. Tsaka nakakatakot din talaga yung hangin. Napakalakas mga kabrother. Lalo na pag gabi. Kaya sa mga kabrother, ingat-ingat po tayo. Lalo na ngayong maulan, lalo yung mga nagmamaneho sa daan. Tsaka yung mga nasalanta ng bagyo dyan, mga kabrother, ingat-ingat po tayo. Makakabawi din tayo. Bangon lang. Ano pa? Ang saso. Pero bukod dito sa ginawa natin, alam ko kung anong inaabangan ng mga kabrother natin. Yung nanalo ng weigh-in. Oo, yung 3,000 pesos. Mami, announce natin. Actually, nakapag-weigh-in na kami ni brother. I-announce na namin kung sino mo nanalo. Kain muna kami.
bawiin muna natin yung deny natin mga ilang months din yung bra, isang buwan din. Parang wala kang nangyari. Kasi imagine mo, diet tayo pero nagmumukbang pa rin. Mm-hmm. Pero at least ngayon, kakainin ko na yung gusto ko. Dati, nung nakaraang brother, nagpipigil ako para sa ano eh. Maganda brother, tuloy-tuloy pa rin natin. Mm. Sabagay, pwede rin. Next month, magpa-price ulit tayo. May pa-price na naman para sa mga ka-brother. Yan o. Ibawang. Ito yung gusto ko din, brother. Ito mga ka-brother, yung ang tawag yung litid. Every time, nakakain talaga ako ng bone marrow, napapa... yung kilig... Quinge, parang gano'n. Parang kinikilig-kig. Kinikilig. Ano? Rock, try yung recipe nito. Sayang lang. Kasi kanina bang ginagawa namin yung video, ang dami namin sinasabing information, mga natutunan mga natin natutunan. Sa school. Kaso wala eh, sayang talaga. Pero buti, nagawan pa natin ng paraan yung video nito. Natira na lang yung buto. Yung bumaro kasan? Wala. Sa bawang na lang. Yung ginawa natin stock, pwede magamit pa natin yung sa future dish natin. Sarap talaga ng beef chunks, no? Ito yung part ng ano baka, na matigas talaga siya kung matigas. Pero pag napalambot mo siya, parang isa siya sa mga best part ng baka. Oo. Kasi mo ta, natis na kawalaan ng paraan to. Sarap talaga ng ano pepper sauce. Ako, mahilig ako sa paminta, bawang. Kaya pag ganito yung dish, mga ka-brother, napapasarap yung kalong talaga. Ako, nagdala dyan, brother, yung ano eh. Yung pepper sauce mo. Ang sarap. Lalo na sa kanin. Matakaw din sa kanin eh. Doon, naubusan lang kami ng kanin. Sinasayin namin, di pa luto. Gusto na namin kainin agad. Tsaka konti lang. Sobrang busog. Alam ko natin yung nanalo, mga ka-brother, ha? Congratulations sa'yo. Dali, inom muna kami. I-announce natin yung nanalo. Congratulations sa'yo. Honestly, most of the comment talaga is naka-vote kay ka-brother G. Oo. Ang pero, daming sumuporta sa akin. Maraming salamat mga ka-brother. Ipapakita namin yung weigh-in namin. Ayan. So, una siyempre si ka-brother G. So, dati ang weigh niya is... 72 actually. Pero nung tinignan namin, ayan, 72 pa rin. 72 pa rin. So, mga ka-brother, dati 78. Ayan, nung nag-weigh-in kami, ayun, 76. So, ang nanalo is ka-brother John. Congratulations. Pero maraming salamat sa mga sumuporta sa akin, ha? Oh, so, maraming salamat sa sumuporta sa kanya. Nagtiwala kasi natalo kayo. Yun lang. Ede, susunod, bawi ako sa inyo mga ka-brother. Alam ko, kaya nyo binoto si ka-brother G kasi last time hindi siya, wala siya sa mukbang. So, expect nyo, no? Diba? Hindi nyo kasi, sabi ko sa inyo mga bumoto sa akin. Salamat. So, ang nanalo is, eto na. Jelena Velosa. Yun, Jelena Velosa. Ilalagay ko yung comment niya, ayan guys. So, Jelena Velosa, kung mapapanood mo yung video na to, message us sa ka-brother vlogs yun. Para isend namin agad yung 3,000 pesos. Congratulations, ka-brother. So, siguro yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Kahit medyo nagkandaloko-loko yung vlog na to, pero okay lang, at least natuloy natin. Maraming salamat sa walang sawang support. Maraming salamat mga ka-brother. Sobrang appreciate namin kayo. Maraming salamat po. Ingat kayo and God bless.